do you think is easier? To fall in love or to stay in love? Ano po sa tingin nyo ang mas madaling gawin? Ang mahulog ang iyong loob sa isang tao o manatili kang nagmamahal, umiibig sa isang tao? Alam natin ang sagot dyan. Falling in love is easy. Gusto nyong mahulog ang loob ng iba sa inyo? Bilhan mo siya ng paborito niyang pagkain. Suyuin mo siya. Araw-araw bisitahin mo siya. Gusto nyo agad pa mahulog ang loob ng isang tao sa'yo? Bigyan nyo ng pera. Amen? Ay! Mai-in love sa'yo agad yan. Falling in love requires no decision. It does not need any effort. It just needs feelings. What is difficult is staying in love. Mahirap ang nananatili, nagmamahal, at umiibig. Because staying in love requires decision. Daily choice. To be faithful, true love needs sacrifice. And real love, true love, is more than feelings. Ang totoong pagmamahal, hindi po ba? Yung nagmamahal ka kahit na hindi na kamahal-mahal ang iyong minamahal. Ang totoong pagmamahal ay yung nagiging mabait ka kahit na masama yung iniibig mo sa iyo. Ang totoong pagmamahal ay yung mabuti ka kahit na hindi sila mabuti sa iyo. Mag-ingat po kayo pag kayo ay nahuhulog sa pagmamahal sa isang tao. It is not good to fall in love. Why is that? Because whenever you fall, you get hurt. Amen? Wala pang nahuhulog ng hindi nasasaktan. Pag nahulog ka, siguradong mapipilay ka, magkakaroon ka ng pasa, masusugat ka. Nag-uumpisa ka palang magmahal, saktan ka na. Paano ka makakapagpatuloy sa iyong pagmamahal kung meron ka na agad problema? Alam ko po, pag nagmamahal ka, nasasaktan ka din. Pero ibang kwento yan. Hindi natin mapaghihiwalay ang pagmamahal sa sakit. Walang nagmamahal ang hindi nahihirapan. Sigurado pag ikaw ay nagmahal, meron mga pagsupok. Pero yung tunay na nagmamahal kahit na nasasaktan, masaya. Amen? Ang tunay na nagmamahal kahit na may pinagdadaanan na problema, kaya pa sa kanyang pagbibigay sa kanyang sarili. Pero yan ang tanong, ano tayo magpapatuloy na nagmamahal kahit na napakahirap, kahit na napakasakit, kahit na napakabigat? I think we should answer that. How can we stay in love even if it has become very difficult for us? Paano ka mananatiling nagmamahal kahit na malayong yung minamahal? Mamahalin mo pa rin ba siya kahit na iba na ang kanyang minamahal? Magmamahal ka pa rin ba kahit na sinusungitan ka, tinatarayan ka? Magmamahal ka pa rin ba kahit na nag-iba na ang ugali ng iyong minamahal, hindi mo na siya makilala? At makakapagmahal ka pa rin ba kahit na nagkasakit na ang iyong minamahal at wala na siyang lakas, nanghihina na siya? Paano ka mananatiling umiibig sa gitna ng pagsubok at ng problema? Tatlong bagay po ang gusto kong tandaan niyo, mga kapatid. First, try to see the good always. Kung makikita mo yung mabuti dyan sa iyong minamahal, magpapatuloy ka, naiibigin siya, at mamahalin siya kahit na napakahirap na. Kung palagi mong nakikita na tumutulo ang iyong bahay, siguradong magsasawa ka, maghahanap ka ng ibang titirhan. Pero kung maaalala mo na kahit na tumutulo ang iyong bahay, yan ay minahal ng iyong mga magulang, pinamana sa iyo. Bebenta mo pa ba? Iiwan mo pa ba? Di ba hindi? Bakit po pagdating sa ating mga alaga, kung minsan wala din sa mood? Kung meron kang alagang aso o pusa, kinakagat ka minsan, kinakamot ka minsan, pero okay lang sa'yo. Bakit hindi mo ipamigay? Bakit hindi mo nalang patayin? E minsan nagiging pasaway ang iyong alaga. Kasi kahit na nangangagat at nangangamot, ang cute-cute pa rin ang alaga mo. Nakikita mo yung ganda ng iyong alaga. Bakit nagsasawa ang iba sa atin
sa pag-ibig eh kasi palaging inaalala yung masamang ginawa sa kanila. Hanggang hindi mo nakikita yung mabuti dyan sa iyong minamahal, magsasawa ka sa iyong pagmamahal sa kanya. Bakit ang Diyos hindi nagsasawang nagmamahal? Because God always tries to clean our sins. He blots away our iniquities, our misgivings. Dahil palagi tayong nililinis ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad, kaya niya tayong mahalin. Palagi naaalala ng Diyos nung sinauna, nung ginawa niyang tao, anong sinabi niya? Very good. Mga kapatid, huwag mong titignan yung masama na ginagawa ng iyong minamahal. Oo, sige, ituwid mo. Oo, sige, pangaralan mo. Pero sana, wag naman balutin ng iyong sama ng loob ang iyong pag-ibig sa kanya. If you want to stay in love, please keep on looking at what is good. Pero pangalawa, love yourself. Mahalin mo ang iyong sarili. Minsan meron tayong tendency na pagmahal natin ang isang tao, inuubos natin ang ating sarili sa pagbibigay, pag-aalay sa kanya. Di po ba? Dahil wala ka ng tinira sa iyong sarili, dyan ka napapagod, dyan ka nagsasawa, dyan ka nangangawit. Ano ang utos ng ating Panginoon? Love your neighbor as you love yourself. Love your neighbor as you love yourself. Tandaan po natin na hindi ka makakapagmahal sa iba kung hindi mo unang mamahalin ang iyong sarili. How you love yourself will be mirrored with how you love or treat the other. Kung kinamumuhian mo ang iyong sarili, ayaw mo ang iyong sarili, siguradong kamumuhian mo ang ibang tao. Kung pabaya ka sa iyong sarili, hindi mo maingat-ingatan ang iyong pangangatawan, paano mo iingatan ang iba? Siguradong mapapabayaan mo din ang iba. Eh kung pangit ka magsalita sa iyong sarili, pakinggan niyo po yung mga sinasabi niyo sa inyong mga isip. Paano ka makakapagsalita ng mabuti at maganda sa iba? You cannot give what you do not have. Amen? Make yourself happy, then you can make others happy. Be kind to yourself, and then you can be kind to others. Love yourself, then it is only then that you can truly love the other. We stay in love when we first love ourselves. Hindi ka makakapagpuno sa iba kung hindi mo muna pinuno ang iyong sarili. Ang ating Panginoon, sabi ni San Pablo, inubos niya ang kanyang sarili. Jesus emptied himself. But how can you empty yourself if you are not filled? Amen? Paano ka makakapagbigay sa iba kung ikaw mismo ay hindi nabigyan? Pangatlo at kahuli-hulihan, connect with the Lord. Umugnay kayo sa Diyos, ang Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. Ito lang po yung napansin ko. Karamihan sa mga nagkakaroon na problema sa kanilang relasyon, nagkukulang po sa pagdarasal. Maaaring yung babae, matibay ang kanyang pananampalataya, nagsisimba. Pero yung asawa niya, hindi nagdarasal, hindi nagsisimba. Pero din, mag-asawa, nagsisimba, nagdarasal, pero bakit nag-aaway? Kasi malayo ang kanilang puso at isip sa Diyos. Mga kapatid, hindi naman ibig sabihin pag ikaw ay pumasok sa simbahan, malapit sa altar ng Diyos, na ikaw ay talagang malapit na sa Panginoon. Kung malayo naman ang iyong isip at puso sa Diyos, wala ding kwenta, wala ding halaga. Mananatili tayong umiibig kung nakaugnay tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas para manatili at magpatuloy sa ating pag-ibig. Jesus is giving us an example on how to truly love, on how to continue loving in the midst of our pains, challenges, and burdens. Ang kasabihan nga ni Jesus ay nanatiling nakapako sa krus. Hindi dahil meron mga pako doon. Siya'y nanatili sa krus dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Remember that, my dear friends, it is not the nails that held Jesus on the cross, but it is His love for us that He remained there on the cross.
Bakit nananatili ka pa rin, umiibig at nagmamahal, kahit na nasaktan ka, kahit na nabibigatan ka, kahit na nagsasawa ka, dahil sinusundan mo ang halimbawa ni Kristo. Sana si Kristo ang maging inspirasyon mo, manatili pa rin na nagmamahal kahit na nasasaktan ka, nabibigatan ka at nagsasawa ka na. Without God, you will fall out of love. Kung ang dahilan na lang kaya mahal mo ang iyong asawa ay dahil sa mga bata, mabuti at maganda. Pero sana dagdagan mo, nagpatulong ka sa Diyos. Kaya kayo pong mga mag-asawa na nagkakalabuan na, please try your best. Go back to the church. Kneel down, pray, give your heart to God. Hindi po sapat na ibigay nyo yung puso nyo dyan sa minamahal nyo. Bigay nyo ang puso nyo sa Diyos. Bakit? Anong gagawin ng Diyos dyan? Papalitan niya yung pusong sugatan. Papalitan niya yung pusong mahina. Papalitan niya yung pusong nagsasawa. Isang malinis at bagong puso na makakapagmahal muli. Amen? Ang pananampalataya siyang makakapagpalakas ng ating pagmamahal. Ang unang palatandaan na alam mo mahal ka ng isang tao. What is the first sign that proves that somebody really loves you? Ano po sa tingin niyo? Kapag ba inaalagaan ka, pag may sakit ka, patunay na ba yon na mahal ka ng tao? Kapag ba sinusundo ka, hinahatid ka sa trabaho mo, tama na ba sabihin na mahal ka ng taong yon? Kapag ba pinapakain ka, pinagluluto ka, yun na ba ang katunayan na mahal ka? Pag hinahalikan ka, is it a sign of true love? Alam niyo po, hindi yan yung mga bagay na magpapatunay na mahal ka ng isang tao. Bakit? Kasi pag may sakit ka, sinong nag-aalaga sa'yo? Yung doktor, yung nurse sa hospital. Pero ibig bang sabihin mahal ka ng doktor, mahal ka ng nurse? Not necessarily, hindi po ba? Pag wala kang pera, pinapaalis ka, hindi po ba? Pag wala kang pera, hindi ka papansinin. Hindi ka bibigyan ng oras. Hindi ka gagamutin. Amen? Hindi naman ibig sabihin pag sinusundo ka, hinahatid ka ng tao, mahal ka. E trabaho din yan ng mga namamasada, hindi po ba? Pag ba sumakay ka na dun sa jeep, dun sa tricycle, mahal ka nung nagdadrive, nung nagmamaneho? Hindi po. Dahil trabaho nila yon. Amen? Hindi naman ibig sabihin pinagluluto ka, pinapakain ka, mahal ka. Trabaho yan ng mga tagaluto, ng mga cook sa restaurant. Ang kailangan nila sa iyo ay yung bayaran mo sila. Papakainin ka nila kahit na hindi mo sila mahalin at hindi ka nila mahalin basta bayaran mo lang sila. Amen? At tandaan niyo po ito. Hindi lahat ng humahalik nagmamahal. Sinong nagsabi nun? Si Judas. Amen? Mag-ingat kayo sa mga humahalik sa inyo. Hindi naman lahat ng humahalik sa iyo, mahal ka. Amen? Kaya nga ang tanong, ano ang unang palatandaan na masasabi mo, mahal ka ng isang tao? What is the first sign to really know that somebody loves you? Listen to this. It is the act of listening. Pag marunong makinig yung tao sa iyo, yun yung palatandaan, yun yung patunay, mahal kanya. Yun yung turo ng ating Panginoon. Tinatanong sa kanya ano yung unang pinakamahalagang kautusan. At sumagot ang ating Panginoon, ano sinabi niya? Makinig kayo, O Israel. Bago niya sabihin niyo, mahalin mo ang Diyos sa buong isip, lakas mo, kaluluwa mo. Bago niya sinabi yung mahalin mo, kapwa mo, kung paano mahalin ang sarili mo. Ano yung sinabi ng ating Panginoon? Listen, makinig. Yun yung palatandaan, yun yung patunay na ikaw ay nagmamahal. Ang salitang makinig o listen sa salitang Hebreya po ay Shema. At napakaganda po ng kahulugan ng Shema para sa mga Hebreyo. Dalawa po ang kahulugan ng Shema. The word, that one word has two meanings. At anong ibig sabihin ng Shema? Listen, makinig. But Shema also means obey, follow.
Pag nakikinig ka, dapat agad-agad sumunod ka. Ang problema sa atin, pinaghihiwalay natin yan eh. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pakikinig sa pagsunod. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung paggawa dun sa iyong natanggap, sa iyong napakinggan. Pag meron kang narinig, kailangan sundan mo yan sa gawa. At dyan mo pinapatunayan kung talagang mahal mo ang isang tao. Dyan natin mapapatunayan kung talagang mahal natin ang Diyos. Pag naririnig mo yung asawa mo, ang daming kailangan bilhin, kulang ang grocery, ang tataas na ng bilihin, ano pong dapat gawin? Ha? Bigyan mo ng pera. Iban? Ha? Napakinggan mo ba? May sinasabi pero ikaw ano ginagawa? May cellphone, nanood ng TV. Ha? May sinabi ka? Nagbibingi-bingian. Di po ba? No? Merong sinasabi. Ano dapat gawin? Pag naririnig mo yung nanay mo, ang sakit ng balikat ko, maghapon akong naglalaba, makakapagod. Ano dapat gawin? Tutulungan mo. Ikaw naman maghugas ng pinggan. Ikaw naman magwalis. Di po ba? Pero ang ginagawa ng bata, narinig na, Ma, alis muna ako. Nagyaya yung barkada. May narinig, naiintindihan. Pero tingnan niyo po, malayo dun sa dapat gawin. Hiniwalay yung dapat gawin. Buti pa yung mga aso, no? Buti pa po yung mga alagang aso at pusa ng iba. Pag kumahol, pag nagmiyaw, ay, gutom na. Kukunin, gutom ka na. Uy, kain ka na. Buti pa yung alaga. Hindi mo man maintindihan. At sinasabi lang, aw-aw at saka miyaw-miyaw. Pero alam mo kung anong kailangan. Eh yung tao sinasabi na nga sa'yo, pautang. Wala akong pera, wala akong pambayad. Sa hospital, wala akong pambili ng gamot. Tulong naman. Maawa ka naman. Pero, nagbibingi-bingian tayo. Amen? Hindi lang yung nagbibingi-bingian tayo, wala pa tayong ginagawa. Meron tayong narinig, wala tayong ginawa. Anong ibig sabihin? Hindi ka nagmamahal. Ano yung mga ayaw mong pakinggan sa iyong pamilya? Ano yung mga bagay na pinagkikibit-balikat mo lang? Kahit din sa ating kaluluwa, dapat matuto tayong makinig. Pero paano tayo makikinig kung napakaingay ng ating kapaligir? Tayo ay palaging tinatawag ng Diyos. Magsimba ka, makinig ka naman sa salita ng Diyos. Pero nung sinasabi ng iba, Father, kahit na paminsan-minsan lang ako nagsisimba, hindi ako masamang tao. Wala naman akong inaatraso. Wala naman akong ginagawang masama. Tandaan niyo po ito, ha? We are not called to be good. Hindi tayo tinatawag ng Diyos maging mabuti. Ano ang unang-unang tawag ng Diyos sa atin? Ano ang unang-unang paanyaya ng Diyos sa atin? To love. Magmahal ka. Kasi meron mga tao dyan mabuti pero hindi marunong magmahal. Amen? Oo, wala nga silang ginagawang masama. Pero wala din silang ginagawang mabuti. At ang tanda na ikaw ay nagmamahal ay yung marunong kang makinig. Kung hindi ka marunong makinig sa Diyos, paano magiging mabuti ang iyong buhay? Imposible. Hindi mo naman ginawa yung iyong sarili. Hindi mo naman alam lahat ng bagay. Hindi po ba? Kailangan pa rin makinig ka dun sa mas nakakaalam sa iyo. Dun sa mas marunong sa iyo ng Panginoon. It is not enough to be good. Remember that. It is better that you love. Because when you love, you are complete. When you love, you complete others. Tandaan niyo po yun. Mas mabuti ang nagmamahal kesa dun sa sabihin mong mabuti ka. Hindi sapat yung mabuti ka lang. Amen? Sabagay, pagpasensya niyo na po yung ibang tao. They cannot give what they do not have. Nag-e-expect ka ng pagmamahal sa isang tao? Tingnan mo yung buhay niya. Eh yung nga sarili niya, hindi niya kayang mahalin eh. Amen? Huwag kang maghahanap ng pagmamahal sa isang tao na hindi niya kayang mahalin ang kanyang sarili. At paano mo malalaman na isang tao minamahal niya yung sarili niya? Kung kaya niyang ingatan yung kanyang sarili, kung kaya niyang alagaan yung kanyang sarili, eh may nararamdaman na sakit, hindi pinapansin. Sumasakit na yung kanyang puso, sumasakit na yung kanyang baga. O
Okay lang, sige, sigarilyo para na sigarilyo. Sumasakit na yung tiyan, sumasakit na yung paa, hindi na makalakad. Sige, inom pa rin ng inom ng beer, toma pa rin ng toma. Di po ba? Nararamdaman na sa kanyang kaluluwa, mali yung ginagawa niyang hindi pagiging tapat sa asawa niya, sa pamilya niya. Alam niya, makasalanan siya. Pero kung alam pa lang niyang mali yung kanyang ginagawa, bakit hindi niya tigilan? Di po ba? Hindi marunong makinig sa kanyang sarili, sa kanyang kaluluwa. Kaya huwag kayong ma-disappoint sa mga taong yan. Naghahanap ka? Gusto mo? Nag-i-expect ka? Mahalin ka? Eh siya nga, hindi niya kayang mahalin yung sarili niya. Kaya ano dapat ang gawin sa mga taong ito? Pagpasensyahan mo at pakinggan mo din sila. Nangangailangan sila ng tulong. Bago tayo magmahal, ang unang-una dapat nating gawin ay yung makinig. To listen is to love. To love is to listen. And when you listen, follow and obey. Pag pinaghiwalay mo yung pakikinig sa pagsunod, magkakaroon ka ng problema. Pero pag magkasama ang pakikinig at ang pagsunod, yan ay ang tunay na palatandaan ng pagmamahal. May grasya siya. May tanong po ako. Pag in love ka, may problema ka ba? Meron o wala? Wala. Di niyo po napansin yon? Pag in love ka sa isang tao, wala kang problema. Masayang masaya ka. Amen? Hindi mo iniisip yung pera. Hindi mo iniisip kung kumain ka na. Hindi mo iniisip yung pagod mo. Ang iniisip mo lang yung minamahal mo. Bakit? Kasi in love ka. May napanood po akong isang video. Siguro nasa internet pa yun eh. Yung dalawa nagpapalimos, nagmamahalan, nasa tabi ng daan, naglalabing-labing, nagyayakapan. Alam mo, mahirap sila kasi madungis. Pero kahit na madungis, may nakapag-video sa kanila. Yung babae, talagang yakap ng yakap, halik ng halik dun sa asawa niya. Di po ba nakakaingit yun? Napakarami sa atin, ang dami-daming pera, di po ba? Napakarami sa inyo, meron na sasakyan, ang ganda na ng bahay. Pero bakit hindi ka masaya? Kasi walang tunay na pagmamahal sa buhay mo. Amen? Let's be honest. That is the truth. When you are truly in love, you do not have any problems. Pag tunay kang nagmamahal, umiibig, masaya ka, payapa ka. Ito po ang susunod kong tanong. Ano naman ang gagawin mo para sa minamahal mo? If you are truly in love, what will you do for your loved one? Ano? Di ba lahat? Kahit na anong iutos niya sa'yo, gagawin mo? At pag inutos niya, pag may sinabi siya, hindi lang yung gagawin mo pang may ngiti, may galak. Yung mga bago pa lang mag-asawa, tignan niyo po, nandun sa honeymoon stage, no? Sasabihan siya ng kanyang asawa, hugasan mo yung pinggan. Huhugasan kong pinggan. Haghuhugas ng pinggan, nakangiti. Babe, han, tapon mo naman basura. Huwag ka mag-alala at tapon ko ang basura. Diba? No? Sunduin mo naman ako. Andiyan ako. Kahit na isang oras, dalawang oras, hinihintay, hindi pa lumalabas sa opisina, kahit na pinagpapawisan na, hihintayin. Di po ba? Pagdating, kikis. Pagkatapos ng honeymoon stage, ano na po? Nightmare stage. Bangungot. Pag inutusan, hugasan ang pinggan. Ako na naman? Pagod na nga ako nagtatrabaho? Di pag uwi ko dito, maghuhugas pa ako ng pinggan? Tapon mo yung basura. Kanina ka pa dyan, hindi mo pa tinapon ng basura? Sunduin mo ako. Busy ako. Alam mo, nang dami kong ginagawa. Anong nangyari? Dati, napakadali, napakagaan. Puno ng tuwa at galak. Inutos, gagawin. Ano ang nawala? Yung pagmamahal. Amen? Let's be honest. Because remember, love makes life bearable. Kaya mong buhatin, kaya mong dalhin, kaya mong gawin ang lahat kung tunay ka lang umiibig at nagmamahal. Yan yung dahilan bakit sabi ng ating Panginoon, dumating siya para gawin lahat ng utos ng Diyos.
Jesus came not to abolish the law, but to fulfill all laws. Alam niyo po ba kung ilan ang mga utos na dapat sundin ng isang tapat na Hudyo? During the time of Jesus, the Ten Commandments of Moses multiplied to 613. Kung talagang mahal mo ang Diyos, yung 613, susundan mo bawat isa nun. Paano mo mamemorize yung 613? Eh yung nga mga iba sa atin, 10 utos na lang nga, hindi pa memorize, di po ba? Ano 7 commandment? Oh, wala sumasagot, tignan niya po, no? Pero ang isang tapat na Hudyo, isang banal na Hudyo, isang nagmamahal sa Diyos, memorize niya, alam niya, nasa ulo. Pero isinasa puso din. Pero hindi lang natatapos sa puso, ginagawa, binubuhay. And how is it possible, a very impossible task, to know it, to put it into heart, to put it into action, to live it out? It can only be possible through love. Nothing is impossible for a person who loves. Amen? Dahil, sabi ng isang Heswitang pare, if you fall in love, you should stay in love because that will decide everything. Manatili kang umiibig, nagmamahal, at diyan magmumula ang iyong lakas, ang iyong buhay, sa lahat ng iyong desisyon, sa lahat ng iyong gagawin sa iyong buhay. The question is, why do we fall out of love? Kung yan pala yung susi, para maging magaan ang buhay mo, masaya ang buhay mo, I think that is the most important question. How can we stay in love? Because to fall in love is easy. Amen? Madali lang eh. Pero yung manatili kang umiibig at nagmamahal hanggang sa iyong huling hininga, mahirap yan. Bakit ba nawawala ang pagmamahal sa atin? The first reason is because we focus on ourselves. Is it evil to focus on ourselves? Masama bang isipin mo ang iyong sarili? Hindi. Pero ang masama, pag wala ka ng ibang iniisip kung hindi ang iyong sarili. Remember that. Meron bang letter I sa love? Wala. Di po ba? Ibig sabihin, there is no ego in love. Meron bang letter na ako sa pagmamahal? Wala. Di po ba? Ibig sabihin, pag tunay ka nagmamahal, ang iyong iniisip, ang iyong focus ay ang pagbibigay, pagbabahagi, pag-aalay. Minsan may mga tao nawawala ang pag-ibig nila, pagmamahal. Bakit? It's not only that they focus always on themselves. Palagi ako, paano ako, yung sa akin. Minsan nawawala sila ng focus kung ano-ano yung binibigyan nila ng pansin. Hindi ka tunay na makakapagmahal kung merong ibang sumisingit sa iyong paningin, sa iyong pansin. Amen? Mawawala ang iyong pag-ibig pag merong kang ibang tinitignan. Or much better, pag may iba kang tinatapatan. Kaya nga, ang tunay na umiibig tapat, ano ibig sabihin ng tapat? You focus. You give yourself straight to the person that you love. But when you lose focus, nawala yung iyong katapatan, mawawala din ang iyong pagmamahal. Pag mas marami ka ng oras sa iyong mga kaibigan, kabarkada, inuuna mo pa yung inuman kesa sa iyong asawa, kesa sa iyong mga anak, you will fall out of love. Pag masyado ng mas maraming oras binibigay mo sa trabaho, sa paghahanap buhay, you will fall out of love. Pag meron ibang sumingit, ibang babae, ibang lalaki, you will fall out of love. So ask that question, saan na ba ako nakatapat ngayon? Dahil tandaan niyo po ito, your focus is where you give your energy. Your focus is where you give your life. Kaya nga, wala ka ng pagmamahal na maibibigay sa iyong asawa, anak o pamilya. Pag inalis mo na iyong pansin at tingin sa kanila. Napakahalaga, palagi tayong bumalik sa Diyos. Why? Because God is love. God teaches us how to love. God refocuses us. God is faithful. Tapat ang Diyos.
pag lumalayo ka sa Diyos, lumalayo ka din sa pamamaraan ng pagmamahal ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Kaya nga, kung gusto mong maging mas masaya ka, maging payapa ka, maging magaan ang iyong buhay, tandaan natin, tunay tayong umibig at nag-uumpisa yan sa iyong pagiging tapat. Pag umiibig ka, kaya mo ang lahat. Kung tunay kang umiibig, wala kang problema. At nag-uumpisa ang tunay na pag-ibig kung susunod tayo sa Diyos. Kung magpapaturo tayo sa Diyos, kung magpapagabay tayo sa Diyos, dahil tandaan mo, ang Diyos ay pagmamahal. God is love.